Matalo wala nang respetuhan ng tao sa totoo lang. Matatalo po kaya ni Madam Leni si Bongbong Marcos? Bakit hindi? Natalo na niya at matatalo pa niya. Natalo niya na 3 beses, mas matatalo niya pa ngayon. Dahil kung nagbumoto ng 14 million noon, ngayon madudoble yun. So, mami, sa survey ba, nanonood kayo? Ilang percent kay Madam Leni? Hindi totoo yung survey dahil kahit minsan hindi ako natanong ng survey na yan. Hindi kami nanonood ng survey. Kahit face to face po, hindi po kayo naniniwala? Face to face, ma'am, hindi kayo naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ano po sa tingin nyo yung Cali survey na face-to-face, ba't hindi po kayo naniniwala? Hindi ako naniniwala dyan dahil ilang tao lang natatanong nila, baka sa Malacanang lang yung survey. Wala talaga. Kasi sabi, nanonood ho ba kayo yun, ma'am? Wala. Nanonood ho ba kayo ng Cali survey? Nanonood ako. May mga katulad ninyong nagsasurvey. Puro bumbong ang sinasagot, pero kami, hindi kami natatanong. Saan ba yung bahay nyo, ma'am? Katagig. Malo mo, madaanan ng Cali survey. Binyo kami matadaanan. Bakit po hindi namin kayo madadaanan? Hindi, mamaya madaanan natin. Opo. Hindi nyo kayo madadaanan kasi nasa third floor kami. Malamang ay tanong na lang ako, sino kayong mas matalino, si Tatay Digong o si VP Leni? Pagbukasapin ako sa Tatay Digong ninyo. Dahil init ang ulo ko. Init pala itong ulo. Matalino si Leni dahil siya ay disente. Hindi nakukuha ng katalinuhan ang kapagkabastos ng bunganga. Mas marami. Mas marami. Ilan po kayo? Mga ilan po? Hindi ko lang alam kung ilan. Basta marami kami. Mga libo, ma'am. 100,000 sila. Oh, mas grabe, ang dami pala nito. Ang tax niyan 24,000 monthly. Okay, pera ng taong bayan yan. Yung NSCR na PNR going to clock. Bakit hindi na pagpatuloy ni Aquino dati nung Ay tapos na kanyang termino. Ayun. Dapat lang na ipagpatuloy na susunod kung may utak. Ipagpatuloy talaga. So mas wala anin na taon is wala. Mostly lang kanyang project talaga. Bakit sabihin lahat ng build kay kay Pino ba natin? Kay Pino yun. Thank you, Minoy. I love you. Ma'am, kung sakali mo, manalo si Madam Leni, so ano yung pong ina-expect nyo na gagawin nyo sa Pilipinas? Magiging para na tayong Amerika kayaman? Wala kaming ina-expect. Ang ina-expect lang namin, maging disente ang Pilipinas. Maging disente. Ang mga Pilipino, walang mura. Walang patayan, walang pagmumura. Walang patayan, walang EJK. Diba ngayong 6 na taon na yun, ano ang naranasan natin? Puro lahat pagmumura, diba? Parinig mo, magtataka ka eh. Matanong wala nang respetuhan ng tao sa totoo lang. Matatalo po kaya ni Madam Leni si Bongbong Marcos? Bakit hindi? Natalo na niya at matatalo pa niya. Natalo niya na 3 beses, mas matatalo niya pa ngayon. Dahil kung nagbumoto ng 14 million noon, ngayon madudoble yun. So, mami, sa survey ba, nanonood kayo? Ilang percent kay Madam Leni? Hindi totoo yung survey dahil kahit minsan hindi ako natanong ng survey na yan. Kahit face to face po, hindi po kayo naniniwala? Face to face, ma'am, hindi kayo naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ano po sa tingin nyo yung Cali survey na face-to-face, ba't hindi po kayo naniniwala? Hindi ako naniniwala dyan dahil ilang tao lang natatanong nila, baka sa Malacanang lang yung survey. Wala Kasi sabi, nanonood ho ba kayo yun, ma'am? Wala. Nanonood ho ba kayo ng Cali survey? Nanonood ako. May mga katulad ninyong nagsasurvey. Puro bumbong ang sinasagot, pero kami, hindi kami natatanong. Saan ba yung bahay nyo, ma'am? Katagig. Malay mo, madaanan ng Cali survey. Binyo kami matadaanan. Bakit po hindi namin kayo madaanan? Hindi, mamay madaanan natin. Opo. Hindi nyo kayo madaanan kasi nasa third floor kami. Sa third floor si Madam. Tagig po kayo. Yes. Saan po sa tagig, ma'am? Basta condominium kami. Mayaman pala si Madam. Yayamanin pala. Hindi, baka dumaan kasi yung Cali survey, daanan kayo doon. Sige, daanan mo ako doon. Kasi tatanong, ma'am, sino po ang gusto niyong maging pangulo? Opo, sino po ang maging... Si Leni Robredo. Bakit po? Bakit po? Dahil siya ay maasahan, malinis, walang bahid ng korupsyon. Bakit ayaw niyo yung ibang pangulo kay Leni lang? Opo. Puro-kurap, mayayaba, tapos mamamatay tao. Mga magnanakaw. Isigaw niyo, ma'am, kung sino. Sino? Leni Robredo lang. Alam na nila yun. Ayun! Ma'am, bakit ayaw niyo kay Pacquiao magbibigay daw ng bahay? Si Pacquiao ay mabait, pero hindi niya kayang mamuno sa bansa. Case ko, ma'am. Masyado siyang ilusyonado. Kaya ano, ma'am? Kaya... Trillanes. Trillanes po. Gusto ko si Trillanes sana.
Okay lang din sa amin si Trillanes. Bakit po si Trillanes po, ma'am, yung gusto nyong... Walang ginawa si Trillanes kundi ipaglaban ang Pilipinas, ang lahat ng mali nilalabanan niya. Kaya no, ma'am, kay Ping Lacson, ayaw nyo ho? Balimbing! Balimbing daw. Kay Soto. Kay Soto, ma'am. For Vice President. Ayaw ko rin. Ayaw din. Sip-sip kay Duterte, 5 taon. Ah, kay Lacson, alam niyo. Pinunsinti si Duterte pagkatapos nung mag-e-election na, saka na lang binabangga. Alam ko yan, noon-noon pa yung mga ginawa ni Lacson. Ma'am, nagtatanong, hindi ba kay galit daw? Galit na galit. Nagpapaliwanag lang kayo. Galit na galit. Galit ka? Bakit po galit tayo, ma'am? Kasi 5 taon na kaming ganito na nagditiis sa kahirapan sa pakikipaglaban dahil sa walang kasi disenteng pamumuno ng ating... Ah, ma'am, totoo sa yun, tingin niyo pag nanalo si Eleni Robredo, hindi na maghihirap. Eh, ma'am, may nagtatanong, hindi, ma'am. Alam mo, yun naman paghihirap, hindi naman yan talaga pansarili dahil hindi naman ako mahirap na totoo masyado. Pero... ang bayan, ang dapat yung pangkalahatan ang aming iniisip, hindi para sa sarili lang natin. Kasi kung para sa sarili natin, payaman tayo ng payaman, pero yung iba kasi kawawa, yung mga nasa squatters, yung mga magsasaka, number one, ginawa ni Cynthia Villar sa mga magsasaka, pinahirapan. Eh ma'am, may nagtatanong, ma'am, bakit daw po kayo naghihirap? Eh nakatira daw naman daw po kayo sa ano, sa third floor. Hindi kami naghihirap. Ay sabi, ang pinaglalaban namin yung ibang mga tao na naghihirap. Opo. Hindi ako mahirap. Ma'am, ano po kaya magagawa ni VP Lini kung sakali manalo siya? Marami siyang magagawa dahil marami siyang plano para sa Pilipinas. Ah, ma'am, matanong lang po namin, ma'am, ano po yung mga nagawa na po ni Madam Leni sa Pilipinas? Marami siyang ginawa. Bago edimoles. Kung sinubaybayan niya ang kanyang karir, hindi niya na kailangan magtanong sa amin. Hindi niya sinubaybayan ang karir niya. Wala siyang patatigil ang mga na-stranded sa mga airport na mga pasahero na umuwi. Siyang lahat ang naghakot. Sa mga frontliners, siyang lahat ang nag-ano. Walang pakialam ang gobyerno. Hindi kasi na Ma'am, ano ba, itanong na lang ako. Sino kayong mas matalino, si Tatay Digong o si VP Leni? Magkakasapin ako sa Tatay Digong ninyo. Dahil itanong lang po yun. Init pala itong ulo. Matalino si Leni dahil siya ay disente. Hindi na kukuha ng katalinuhan ang kapagkabastos ng bunganga. Dapat matuto. Sige po, Nay. Ayan na, itanong na natin. Ayan. Kinuha lang natin yung opinion nila, mga kababayan. So, risputuhin natin kung ano yung opinion nila. Ayan. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am, ha, sa inyong pagpapa-unlock. Anong oras pa kayo darating si VP Lini ngayon na? Opo. Alas dos, darating na si madami. Kasama kaya siyang ibang supporter, Nay? Paabangan natin. Nagdeklara si Bongbong. Nung nag-file, wala namang ganyan. Ay, marami. Marami po yung maraming ganyan. Eh, kahit sino pong mag-file. Pero walang ganyan, walang barikada ka. Anong daw na meron. Meron po. Digitan. Opo, digit-digit po sila nagkakapon. Lahat po ba kayo na yung naka-pink na pupunta rito? Yes. Hindi ko lang alam kasi ang iba, syempre, hindi nila ano eh. Dahil biglaan din ang pag-order ng pink para na lang kay Ma'am Leni. Pero ang ganda ng kulay, ma'am, ang babaeng babae. Opo. Then nandun sila sa harbor. Malapit lang window dito sila eh. Ayan, sige po, maraming salamat ma'am, po. Ma'am, salamat po sa inyo. Sana dumating yung libo-libong kasama nyo. Sa puno namin mananahe, alam mo. Kapit 20,000 po. Binibigyan niya ng trabaho, naggumagawa ng face mask, gumagawa ng PPE. Sa totoo lang, nag-apply ako kay Beveline. Kaya lang, hindi niya na ako na-query yung aking pananahe. Dahil sobra-sobra ng mga mananahe na nabigyan niya ng trabaho. So ako, nagsariling ano na lang ako, sariling tahi sa bahay. At least yung mga ano nila, mga supporter na iba, bumibili sa akin para ipamigay din sa iba. For protection yung ano natin eh. O ngayon, naisip ko ngayon, kulay pink. O pwede ako magbenta kulay pink. Ma'am, magkano headband ngayon? Mahirap lang naman. Magkano headband na pink ngayon? Magkano headband na pink ngayon? Opo, ma'am, magkano po? Ay, ito? Opo. Sa mga kasamahan ko, libre lang. Yung mask, ma'am, ang ganda ng mask nyo, ma'am. Ang ganda. At baka pwede po kayong makahingit ng damit. Ha? Ng, ano, t-shirt po. Pakita, ate. Binibili namin yan para kay Len. Meron ba sa divisory para paprinta? Meron ba kayong organizer dyan, Nay? Sa inyong team? Yes! Sarili namin gumsa yan. Bukod dami, tulay ataw kami. Ayan doon, Nay. Regarding doon sa sinabi nyo kay Marcos na... Sino po namin din ang lupa? Sino po namin din ang lupa? Yung ano ng militar. Dapat magkaroon yun ng usapan. Merong provocation doon, ano nangyari? Ito, Nay. May tanong. Alam ba raw ni VP Lini ang ginagawa ni ninyo? Hindi alam.
So volunteer lang talaga kayo? Supporter, volunteer. Supporter. Okay. Anay, may hindi kami kilala, hindi pa lang. Basta kami lang, yung tama talaga ang susukulan natin. Huwag yung corrupt, huwag yung kumurakot. Kami nag-iimpo diba? Sa sarili namin. Grabe ang yaman ng Pilipinas. Tapos ilan-ilan lang ang nakakatikim nito. Yung mga ina, binibigay na ayuda na yan, barya-barya lang yan kung tutuusin, di ba? May tanong po kasi dito. Magkano daw po yung bayad sa Yunay? Laki ng galit mo sa tatay digong namin ah. Ay, grabe naman. Alam mo sa totoo lang, ikaw na nagtatanong, wala kang alam. Tatay mo digong, anong ginagawa ni tatay mo digong? Pinapahirapan ng bayan ngayon? Ah, ginigipit? Ako, walang bayad, nising ko. Katoto lang, galing sa pinaghirapan ko yun, mananahi ako. Nagbibinta ako ng face mask, nagbibinta ng nagtatay ng mga damit, lahat-lahat. Kasi isa akong mananahi. Doon ko kinukuha yung aking ginagastos. Solo parent ako, para sa alaman mo, walang bayad kami. Kung sa aming pumunta dito, dahil gusto namin, maipaglaban yung tama. Hindi yung ganito, para kayong mga bulag eh. Diba? Ramdam niyo ang hirap sa totoo lang, pero nag-ano kayo, ni-ignore niyo. Pagdating ng ayuda, di ba, takbo kayo? Nay, tanong ko po na, ano masabi sa build-build program ni Pakulong Duterte ngayon? Ay, wala akong ano dyan sa build-build na yan, saltak yan. Kasi sabi niyo po, waste money daw po. Sabi ng ano. Ano ba ang nangyari sa build-build niya? Lahat ng sinasabi niyang build-build-build na yan, panahon pa ni Pino yan, kinontinue niya lang, ilang taon lang yan. Ang sabi nila, puro drawing naman daw po yung panahon ni Pinoy, ngayon lang po nagkaroon ni Pinoy. Sa totoo lang, kay Pinoy nag-umpisa. Ang iba nga, napunta pa kay ano eh, napunta pa yan kay Gloria Arroyo, pinagpatuloy. Dahil may budget na yan eh, hindi yan galing sa panahon ni Duterte, yung build-build-build na mga proyektong malalaki. Maliban doon sa mga maliliit, sa totoo lang ha, budgeted na yan. Hindi na kailangan gumastos yan. Pero dahil tinatawag ang PPP, private partner, private-public partnership people ha. May mga private sector na partner niyan sa build, sa PPP ni Pinoy. So, itong build-build-build na yan, sinasabi ng build-build-build, pinalitan nila yung PPP. Project yan noon pa man. Pero bakit na hindi daw po naumpisahan kahit may budget na po noon? Naumpisahan na. Ayaw lang nila tanggapin. Kasi masyado tayong panatiko eh. Kami hindi kami panatiko. Pinaglalaban lang namin yung tama para sa bayan. Diba? Ito pa na, itanong isa. Garan kay Sir Benz, no? Pakitanong kung bakit dumami ang narco politician sa panahon ng mga Aquino? Mas marami ngayon. Mas marami daw ngayon. Bilyon-bilyon ang dumadating na drugs ngayon. At saan pa dumadaan ba ang droga ngayon? Matanong ko lang, saan dumadaan? Saan daw dumadaan? Sa airport, sa seaport? Lalo na sa Davao, ang dami ngayon na, kukuli, na ano doon, nahuhuli. Dati milyon lang, ngayon bilyong halaga na. Saan ba galing yan? Ito pa, boss, patanong, 40 by 4. Ano yan? Hindi lang yun inanalyze. Oh, talagang gagawin lang nilang issue yung napakaliit na bagay. Yun lang ang kaya nilang i-issue kay Lenny, yung 40 by 4. 40 by 4? Oh, yun lang. Alam mo yun, Nay? Oh, pero i-analyze mo yun. 40 by 4, 40 times 4. 40 times 4 is 160. Ah, ma'am, paki-explain nga po. Alam mo pa yun, 40 by 4. Basta, huwag na kayo magtanong dahil alam niyo yung sarili ninyo. Hindi lang, kulang lang ang explanation nun, pero yun din yun. Ang i-analyze mo yun, yun talaga yun. So, nagkulang lang siya sa numero? Nagkulang lang siya sa ano, sa pagsabi. Dahil hindi madaling humarap sa mga media. Media, hindi madali. Ma'am, kung sakali ma'am, makabalik ang isang Marcos, anong masasabi? Mamumundok na lang ako. Mamumundok po kayo. Sasama po ba kayo sa NPA? Kasi mamumundok kayo. Ito sa bundok namin. Meron kami, kung alam niyo yung Camp Simaya, pag-aari namin yun. I-search niyo, Camp Simaya, ako may-ari nun. Kaya doon na lang ang sabundok namin. Bakit ayan, maraming pa naman po kailan sila pumili. Ayun ko na. Sabi ko, manalo ka talo si Baby Lenny ngayon. Mananahimik ka ako. So, wala na kayong pag-asa kung gano'n. Hindi ako. Hindi ako sinasabi walang pag-asa. Kasi meron naman akong ipamanage na... Ayun ba ang politiko ang nahulog? Yan, irespeto natin yung sagot ni ma'am yan mga kababayan.